po ngayon ay magtatanim ng mga puno dito sa amin sa bundok. Itatransplant po yung mga pinatubo kong mga punong kahoy dito sa amin sa bahay, malapit sa amin. Lakas ng hangin. Hi guys, because there's good weather today without rain and the sun shines although still cloudy, this is better time to grab the opportunity to transplant the trees on the mountain where I will plant the coconut seeds and other fruit bearing trees like avocado, pumpkin, cacao, jackfruits and rambutan when it is better time to transplant because there from time to time there still rains to water the newly transplanted trees. Oh my god! Wow! Hi guys, ito ay ang mga avocado na aking pinatubo. These are another avocado. At ito naman ang niyog. At ito naman ang niyog, mga kaibigan. At ito ang niyog, mga kaibigan. At ito naman ang mga kakao. Ito ang rambutan. Langka. At ito ay pungkan. Ito ay pungkan. At ito ang panghukay. Oh my god! Wow! Guys, unahin ko itanim yung mga nyog dahil ito ay mabigat. At dito ko lang siya sa malapit itatanim dahil mayroon na siyang kahilira na nyog.
dito. Mahirap kasi talaga kahit sa bundok ay di ka naligtas sa ingay ng mundo. Mayroong mga nagkakaraoke, nagbibideo okay. Kaya from time to time ay minumute ko. Kaya maririnig nyo pag nagsalita ako may kasabay na kanta. Siyempre, di na natin sarili ngayon ang mundo. Kahit sana, ang gulo. Magulo na talaga. Pag ganito, minamabuti ko na nagpapatugtog ako ng mga allowed music sa YouTube, yung hindi naka-copyright. Kisa doon na mga naririnig na hindi allowed ay sigurado copyright yan, kahit katiting lang na musika. At kung may mga parte na English ang salita at hindi ko boses, yan po ay automatic na boses na, pero ako ang gumawa ng script dahil nga sa hindi rin ako makapag-record ng boses dahil puro ding ingay sa paligid kahit saan ako magpunta. Kaya ang ginagawa ko, yung aking apps na ginawa, magta-type lang ako ng words o salita at automatic meron na siyang salita na walang halo na ingay. Kisa kung boses ko talaga ay tiyempo-tiyempo lang, minsan may mga dumadaan pang motor, mga sasakyan. Di meron ding ingay at mayroong mga patugtog din. Copyright na naman. At kahit nga sa mga pinakabundok na lugar, nagtataka ako. Di nawawalan talaga ng mga tao na mga kung ano, mga nagpapatugtog. Kaya natutuwa ako kapag nakakarating ako sa isang bundok na ang maririnig mo talaga ay talagang ibon. Pero dito naman sa bundok na ito, meron din talaga mga ibon dito na maririnig. Kaya lang, nagkataon merong nagpapatugtog, merong kumakanta ng video okay. Kaya, yan ang mas naririnig dito at sa malapit lang na lugar yun dito sa amin. Dito sa bundok. Although, meron namang moment na tahimik dito at ibon ang maririnig. Lalo na ngayong paparating na ang summer. Maraming ibon dito na bumababa. May nakikita pang ako na lahi ng lawin o agila. Kalahi lang naman pero ang laki. At ayun, itinatanim ko na yung nyug na dala ko. Sabi ng aking kapatid at mga eksperto sa pagtatanim ng nyug, ang pagtatanim ng nyug daw ay kahit daw ipatong mo lang yung sa lupa, mabubuhay yun. Kaya lang pag ganito, naniniguro na ako dahil sa lakas ng ulan na halos bumabaha dito at nagkakaroon ng landslide din minsan. Ayaw ko na tangayin ng agos. Baka matumba o lumayo yung tinanim ko. Kaya naniniguro ako at kinukayan ko pa rin sa pagtatanim. Kapag ka ganito ang hilig mo sa pagtatanim ay hindi lang ito hilig kundi nagiging practical ka rin kasi iniisip mo yung darating na panahon. Kapag wala kang naitanim, wala ka rin aanihin. Yan nga ang kasabihan. At saka, kapag magtanim ka, huwag kang greedy. Yung bang makasarili, naisipin mo. Eh, kung magtanim ka, halimbawa, medyo maedad ka na. Halimbawa, ang nyug, matagal yan bago mamunga. Di mo alam kung buhay ka pa yan sa darating na panahon. Mamunga yan, wala ka na. So, hindi ka magtatanim dahil halimbawa, matanda ka na. Hindi mo iisipin ang sarili mo. Iisipin mo yung mga darating na bagong henerasyon, new generation. At least pakinabang yung kaapu-apuhan, yung mga bagong mga angkan na darating. Mga kapamilya mo. At syempre, kung bata ka pa magtanim, mas maganda dahil talagang makikita mo pa ang bunga ng yung itinanim. Depende sa itatanim mo. May mga puno kasi na madali lang magkaroon ng produkto. Pero pag katulad itong nyug, matagalan ito. O, hindi natin alam ang buhay kung hanggang kailan tayo. Pero sabi nga, huwag kang maging makasarili. At saka ang mga punong kahoy ay hindi lang para sa pagkukunan natin ng pagkain at kung ano pa. Mas napakahalaga pa ito sa environment. Ito ay nag-prevent ng soil erosion, lalo na ang rot o ang ugat ng nyug at mga punong kahoy. Matibay ito na pampatibay ng ilalim ng lupa. Ay, nandito pa ako sa bundok para magtanim ng nyug at iba pang mga punong kahoy. Ito pa ang taniman namin ng mga taniman ng nyug at iba-ibang mga punong kahoy. Nandito. Yung pwesto na pinagtaniman ko ng nyug ay pwesto na kung saan natumba yung dating nyug at nabulok na yung pinakailalim nun, yung ugat.
Kaya tamang-tama doon ko pinesto yung bagong nyog para kapalit ng dating nyog na puno na namatay. Dito sa aming bundok makikita ang iba't ibang uri ng punong kahoy at mga shrub, meron din dito mga malalaking puno na talagang matagal na. At ito naman po ay aking hihilira ng mga avocado. At natutuwa ako kapag nakakakita ko ng ganitong puno ng abaka na dito ay halos nawawala na. At syempre dati dito talagang makapal ang abaka at marami dito. Ang abaka ay parang puno ng saging pero pansinin nyo iba siya ang iba ang kanyang texture ng kanyang himaymay at matibay siya. Tingnan nyo itong himaymay na ito nakukunin ko. Ito yung fiber ng abaka na talagang matibay yan. Yun ang tinatawag dati na Manila hemp at sikat sa abroad, ina-export ng Pilipinas. At may natitira pa akong pantanim ito. Itong pwesto na ito ay kailangan mo ng tabasan ng dawag para patamnan. Guys, don't forget to always seek a silent place to have time to be alone to pray and meditate, cause our life here on earth is temporal and traveling in uncertain and constant change. And the way the world really is can be interpreted only by the representation of the objects and events in our daily lives, but the real essence of the substance of all phenomena is unknown, full of mysteries. That's why we still living in imagination, pretending to feel the reality while we floating like a stuff in an empty space of imagination and illusion. Whatever the situation may be, face the truth, have faith in God and always pray. Please don't forget I'm your friend, keep in touch, let's interact, please view my channel, subscribe, click the bell button, like, comment and share, thank you, I'm Abundio Forcado, God bless all. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays,
way back a year ago. Guys, please don't forget to view my YouTube channel vlogs to see my variety of vlogs of life, environment, music and travel where we can ordinary and extraordinary living and meaning of life in our actual human activities are from the books and literatures full of travel and visits to our natural and man-owned resorts. We enjoyed the refreshing waters and breeze of natures even in extreme situation of the past years of pandemic. How much more now when although the virus is still in the air, at least we can now travel less in the requirements of protocol. As long as there are supports to my channel the same, I will continue vlogging. Thank you, God bless you. Please watch and view also other videos for philosophy, political science, economics, ethics, religion, etc. from my variety of types of life, environment, music, and travel. Tonight we are going to enjoy the same time to discover the path of life and variety of more situations, challenges, situations, and the great of the same time, and to enjoy.